Bawa na lang sila. Eh, yung sinabi ko, di mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives, mag-apply kayong lahat sa COA. Sabi ko, ayaw nila, tinuturuan ko sila, ayaw nila na pinaalalahanan ko sila sapagkat tama yung sinasabi ko. Wala silang mas matibay na argumento sa sinasabi ko. Palagay ko, napapahiya sila. At pagkatapos, ang gusto nila siguro, ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubuong batas. Kaya kahit 1,000,000 tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain o yun ang subject matter ng lang inquiry. Hindi ba? 4 na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari sapagkat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. At kilalang-kilala na ninyo kung sino yon. Kaya ayaw ko sumama sa isang pagdinig na walang kakwenta-kwenta. Malinaw. Thank you. Last minute. Hindi na mga kababayan. So habang inaayos ko. So mga kabanat, mayroong interview itong si Congressman Marcolita na mapapawaw ka eh, kapag siya daw ay nanalo bilang senador. At doon naman sa Kongreso, mayroon siyang birada doon sa ginagawang pagdinig ng Quadcom Committee. Eh parang hindi talaga nagustuhan ni Congressman Marcolita yung ginagawa ng Quadcom Committee. Talaga daw ang birada, no? Kaya nagagalit siya sa kanyang mga kasama dahil walang direksyon, mga kabanat, yung kanilang pagdinig. Eh, hindi daw yung purpose ng pagdinig, hindi para makabuo ng batas, kundi para idurugin ang nais durugin. Ibig sabihin, mayroon silang pinatarget na isang tao o ilang tao na gustong durugin. Siguro, kung di ako magkakamali, mention ko na sa aking palagay, no, kaya doon naman talaga yung target nila, baka yung mga Duterte talaga ang gustong durugin. So, yun ang parang hindi nagustuhan ni Congressman Marcolita na ginagawa ng Quadcom, lalo na doon sa mga resource person na laging pinapatawag, indiin, ikukulong lamang, no? At konting sipiat ay contempt, lalo na itong si Paduano, na medyo may kayabangan din, mga kabanat, itong si Paduano. So, maganda, no? Napakaganda. Panoorin niyo ito, mga kabanat, itong sinabi ni Congressman Marcolita, kung talagang nais mo ang pagbabago, talagang makikita mo, ganda yung mga panukala niya. Imantakin mo dito, mga kabanat, sabi niya dito, kapag naging senador siya, tuturuan niya yung ilang mga senador diyan na maging totoong senador. Grabe yan, mga kabanat. Masakit yan. Alam niyo yung binitawan ni Congressman Marcolita dito ng mga salita, napakasakit ito, lalo na sa mga senador, congressman. So, panoorin niyo ito, mga kabanat. Kayo nang musga dito. Oh. Kapag tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, Hindi po pinaintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi piskalya, lalong hindi korte. Kami po ay gumagawa ng batas. Kung wala kaming nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. Okay? Follow up po. Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila? Wala. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain o yun ang subject matter ng lang inquiry. Di ba? 4 na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yon sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari sapagkat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. Akala nila
yung pagharap ng Vice President ay investigasyon. Nakalimutan nila. Budget briefing lang yun. Hindi naman na ibig sabihin, kung masusundan namin yung tradisyon, hindi naman ang ibig sabihin ay pinagtatakpan natin kung ano man ang anomalya. Kahit anong opisina ng gobyerno, nakasulat sa atin sa Aligat Batas, hindi makakaiiwas doon sa accountability. Lahat ng opisina, lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, accountable tayong lahat. Walang iiwas doon, walang exempted doon. So iba po yung nagpipresent ka lang ng budget. Iba naman yung susuriin yung pagkakagasta ng budget. E ang gusto nila, sila yung susuri. Ang gusto nila, kuha na lang sila. Eh yung sinabi ko, di mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives, mag-apply kayong lahat sa kuha. O, para sa ganun, tama yung ginagawa nyo. Huwag nyo uunahan ang kuha. Di ba? Doon kami nagkakaaway-away. Ngayon, kung hindi nila makita yung katwiran, wala na akong magagawa. Tinanggal nila lahat ako sa komite. Okay lang sa akin yun. Kahit ano pang gawin nila, wala akong problema doon. Basta tilalaban ko kung inalalaman ko tama. Yun ang prinsipyo ko. Wala akong alam na ibang prinsipyo. Kundi yung tama at saka yung matuwid. Nabanggit nyo po yung pagtanggal sa inyo sa lahat ng komite ninyo. Ano po ang inyong nakikitang dahilan bakit po nila tinanggal kayo? Dahil hindi nila mapangatwiranan yung sinasabi ko. Ayaw nila na tinuturuan ko sila. Ayaw nila na pinaalalahanan ko sila. Sapagkat tama yung sinasabi ko, wala silang mas matibay na argumento sa sinasabi ko. Palagi ko napapahiya sila. At pagkatapos, ang gusto nila siguro ay magmina sila ng ebidensya laban sa ating pangalawang pangulo na alam ko naman walang basihan, walang katwiran, at nakabase lahat sa illegal na pamamaraan. Sabi ko sa kanila, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo magmina ng ebidensya ng walang basihan. At gagamitin nyo siguro, kung nag-iisip kayo ng impeachment, nasa sa inyo yun. Kaya nila akong tinanggal, para sa ganun siguro, kung magpapahal sila ng impeachment, ay hindi na ako siguro makakapag-depensa. Yun ang akala nila. Nagkakamali sila. Habang nandun ako, ilalaban ko yung tama. Gusto nila, tanggalin nila ako sa House of Representatives. Pero mahirapan sila. Kung regarding naman dun sana, di ba, ang gusto nyong mangyari pag naging senador kayo, yung function ng Oversight Committee. Kasi kulang yung 8 minutes nyo nung magpapaliwanag eh. Ano ba yung importante, kahalaga ng oversight? Yung oversight kasi, kinakailangan suriin mo, tingnan mo kung yung pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin ay nangyayari. Anong saysay, anong halaga ng batas na ginawa mo? Ang tagal kaya ng paggawa ng batas? Ang gastos kaya ng paggawa ng batas? Pagka nagawa mo, bigla mo na lang ilalagay sa cabinet, hindi mo gagamitin. Saan ka naman nakakita? Ikaw, bibili ka ng sapatos, ng damit. Hindi mo gagamitin, lalagay mo lang sa cabinet. Hindi na bulok yun. Sayang naman yun. Okay, paano yung layunin ng batas na yun? Di ba para sa tao yun? Walang gustong gumawa nun. Ang gusto nila puro ngawa. Puro salita. Kamukha ngayon ang mga kilala ninyo. Puro salita. Ngayon ko lang nakita itong si Congressman Marcolita na lakas loob magsalita, no? Na sa media, sa mga interview, ay ganito yung sinasabi niya. Siguro dahil napuno na rin siya siguro doon sa mga kasamahan niya. Una-una, imagine mo, kasama ito si Congressman Marcolita sa isang committee. Nga lang, parang itong mga kasamahan niya, medyo napuna kasi ni Congressman Marcolita, no, mali yung kanilang paraan. Medyo siguro, parang matanggalin natin yan. Masyadong ano yan, baka mamaya pagsabihan tayo. Hindi natin yan ka-uri. Ika nga, tinanggal nga. So, yun nga, nilabas ni Congressman Marcolita ang kanilang baho sa pamamagitan nitong mga interview, mga puna ni Congressman Marcolita. Ano ang maaasahan namin sa isang Ito yung maganda, mga kabanat. Isa sa mga maiksing pahayag ni Congressman Marcolita, pero napakaganda yung laman nito. Sana. Kaso lang, masakit ito pakinggan sa mga senador at congressman.
Congressman Marcolita, patungkol nga po dito sa mga napupunan ninyo ngayon sa Kongreso at dito naman pagdating niyo sa Senado. Ang maasahan po ninyo ay isang tapat, malinis at walang pagkukunwaring paglilingkod. Itatama po natin yung mali, ilalabas natin yung mali, mangyari na yung mangyari. Pag napunta ako doon, ituturo natin sa kanila kung paano pagiging senador. Makikita nyo kung ano talagang gawain isang senador. Bahala sila sa buhay nila kung kukopyahin nila ako. Pag kinopya nila ako, makikinabang ang taong bayan. Pag hindi nila ako kinopya, mapapaya silang lahat. At bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa kanila. Last na lang na tanong, Tong. Pakipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi po, nangyayari, lagi pong marami po ang mga committee na nag-iimbestiga. At sinasabi, ito daw po ay in aid of legislation. Ano po ba ang ibig sabihin pagka ganito? Bakit po wala pong nabubuong batas? Yun pong inquiry or investigation in aid of legislation, ang ibig sabihin nun, kaya ka lang gumagawa ng kaugulang pagdinig in aid of legislation sapagkat gusto mong magpatulong. Kaya sabi niya, in aid of legislation. Sa ganang amin, mayroong mga bagay na kung minsan nahihirapan kami para buuin ang isang panukalang batas. Kaya kailangan namin ng makakatulong namin. Kaya kami tumatawag ng resource persons. Ibig sabihin, kaya mo tinawag yung tao na yun para tulungan ka na buuin yung panukala na hindi mo makumple-kumpleto. Okay? Ibig sabihin nun, bago ka magtawag ng inquiry in aid of legislation, meron ka ng panukalang batas na daladala. Blanco na lang yung iba, yun ang gusto mong buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yun. Ngayon, wala yun. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw, pero wala naman silang binubuong batas. Tingnan po ninyo, ilang tao na yung kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubuong batas. Kaya kahit 1,000,000 tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin yan, hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation, but they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali at hindi pinapayagan ang ating saligang batas. Sabi ng ating Korte Suprema, ang Senado, ang Kongreso ay hindi binuo para mag-imbestiga ng krimen. Hindi kayo piskal, sabi niya, hindi kayo korte. Kaya ang sabi, magtatawag lang kayo in aid of legislation. Yun ang limitasyon nun. Tanongin mo sila, sa dami ng taong tinawag nyo na no, humarap sa inyo, ilan na po? Nakulong. Ilan na po ang naisip nyo na legislator? No. Ilan ang nakulong ka mo? So, dyan, in ko na mga kabanat, no? Patapos na rin yung interview niya. Pero nakita nyo yung mga sagot ni Congressman Marcolita, napakaganda, no? Doon, eh, medyo pinunaya nga yung mga kasamahan niya sa Kongreso dahil lumalabas pala na wala talagang plano in aid of demolition, no? Yung ginawang pagdinig, wala talagang direksyon yun. Ang ibig sabihin pala, ginawa nila yon para mandurog, no? At minensyon nga ni Congressman Marcolita yung kung sinong dudurugin, bagamat hindi niya minensyon, eh, lalo na itong si Paduano, napakayabang, no? Yabangan talaga ako mga kabanat sa kanila. Itong si Paduano magsalita, no? Yabang, parang akala mo untouchable. Akala mo nakapatong sa ano? Nakapatong sa lugar. Bagay, yung Kongreso kasi, once nga congressman ka, talagang ang protection mo grabe, no? Kahit anong mura mo diyan, kahit sisigawan mo yung mga tao dyan, wala silang laban sa iyo. Ikaw ang hari dyan eh. Tingnan mo si Paduano pa magsalita. You're lying. You're sinungaling. Ikakondem ka. Oh. Kasi yung mga tanong niya, parang ano eh, pangselo eh. Di ba? So, pag nanalo ito si Congressman Marcolita, talagang iyak ang mga to. So, yan mo na mga kabanat. See you next video.